I think yung mga girls na nagkaroon ng experiences with boys that didn't treat them well, nakaka-relate. Meaning timeless kasi it's just nakalatag na yung song eh. Tapos kung kid ka, siguro na gusto mo. Pero at the time, pag nagkaroon ka na ng love life at hindi ka na-treat well, you can relate. Makaka-relate ka sa song. Ito yun. Ito yung sinasabi nila. Yes! Sabi ko sa'yo, yan yun eh. Diba? Yeah. So, relate. Tapos, boys can relate also because nararamdaman nila sa mga girls yan na bakit ba patol lang patol ka sa mga bad boy? Diba sabay nandito kami? Nandito kami. Sabay nandito kami. Diba? O, nandito kami. Confidence. Also na gusto niya talaga i-dedicate sa mga pangarap nilang girls na why do you keep on letting yourself na masaktan sa lalaki na yan? Diba? Tapos ako tinitreat kita ng maayos. Hindi ako. Kaya I think nakaka-relate both parties. Both parties. Yun lang. Pinarinig niya na yung kanta tapos bali may demo na ako tapos merong space para nga dun sa lead guitar sa intro. So inulit-ulit ko lang yung i-playback yung intro na yon tapos sa isip ko nagbubuo na ako ng melody or nag-hum along ng mga melody na pwedeng gamitin. Tapos paano ka mag-hum? Yun, ganun ang isip ko. Ano pala sample? Sampling, ano pala to, no? Play your instrument. Play the instrument. Yun mismo yung naisip ko. Yun mismo naisip ko, tapos tinranslate ko lang sa tinranslate ko sa gitara. Tapos nung nirecord ko na sa demo, parang kulang pa. So dinagdagan ko ng parang second voice na gitara din. Tapos yun, yan na yung kinalabasan. Sobrang sakto yung ginawa mo. Sabi ka, ma'am. Ikaw mo nga ulit. Ayan. Galing. Parang may imagination pa, no? Naalala ko pa yung exactong date no, nung record yun. Ha? March 16. Oh. Oo. March 16, 1999. That time yata, parang nagmamadali na yata kami maglabas. Lagi album. Naman tayo nagmamadali ng album nung tanahon na yun. Every year, may album tayo. Oh. Ba? 96, 97, 98, 99. Yan yung time na madali tayo na madali. Kaya talagang tuloy-tuloy tayo nagre-recording even after yung tuloy-tuloy na gig. Paano mo naisip yun din, yung ganun drums? Wala lang, kalaan mo lang. Gawin ko nga ito. Okay. Yun lang. From the practice, dun ko lang maiisip yung drums. Sinasabayan ko usually yung rhythm yung sinasabayan ko sa pag-drums. Eh. Tapos yung accents, mga sa vocals, sa lyrics. Ganda din ng ginawa mo dun. Paborito ko yung bridge going to the last chorus. Ako rin. Masarap nga yung part na yun kasi going to that part na sobrang may lull and then pagpasok nung last chorus talagang magtatalunan na yung mga This is while performing it live. Performing it live. Pero yung actual song. Sa actual song, gusto ko yung papunta sa bridge, yung lead ni Darius, yung part na yun. Gusto ko yung, ang ganda nung, it reminds me of, parang soundtrack of a favorite video game na nilalaro. You're asking me? Yeah, the song itself, di ba? You value people, kahit babae o lalaki. You just value them. Paano mo importante, value? Mas lalo na ngayon na mga pandemic. Sana importante na sa lahat ng tao. Malagaan at saka pahalagahan, di ba, ang tao. Yun lang naman, you value them. For women, bibigyan mo lang siguro ng, ng lechon. Oh, kita mo, pati rin lang. Birthday, salit ni Dindin yun. Sagot namin, kotse, yate. Yate. Yeah, ikaw lechon. Mahal din ang lechon ngayon, ha? Paano? Tsaka, yan, pagkain yan. Way to a woman's heart din yan. Ayan, food, di ba? Food and time. Yun lang naman yun. Fruits, vegetables, para healthy. I agree, food and time. Sa tingin ko, kaya para siyang effective as a song. Like for example, yun yung nangusap sa, it's more of may kakampi ako. Yun yung naramdaman ko na may kakampi ako. That's why it's powerful. Like if you listen to it and if you read the lyrics, it's just like a simple lyrics na kumakausap, diba? Like it's not the kind of song na sobrang deep, whatever, yung mga lyrics masyadong malalim. Pero when you hear it, when I heard that during that time, it was so effective. It's the first time that I heard of a great tip na immediately I will probably apply it. Yung sinabi niya about Miss Bellyatan na passive listening. Pag na-enjoy mo yung kanta nang hindi mo siya pinapansin, it's a sign. And I never really tried to appreciate my songs that way. And nag-agree rin ako dun sa sinabi mo kanina during the interview na hindi ka agad makaka-relate dun sa song. Like mo lang yung song as a melody, maganda yung tone, maganda yung words, very approachable. And then, pag nangyari na siya sa'yo, it hits harder, and then you like the song even more.